Magandang araw po. This is Mer Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararagal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararagal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanan ng impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po ang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay i-share ko sa inyo ang tamang gabay sa pagtatanim ng kangkong sa bote mula sa buto ng kangkong. Halipo kayo, samaan nyo ko. Magtanim tayo ng kangkong sa bote mula sa buto. So ito po yung seeds ng kangkong na ating gagamitin. Napaka-healthy po ng kangkong, madaling alagaan at patubuin. Ito naman po yung buwaghag na lupa. Ang pundasyon po kasi ng isang malusog na halaman ay mula sa matabang lupa. May halo po itong chicken manure at ipanang palay. Dito naman po tayo magtatanim. Ano? Dalawang bote po itong ating pagtataniman. Hindi po ito self-watering, pero ito pong isa naman ay self-watering. Yun ay maglalagay na tayo ng lupa dito sa dalawang bote. So huwag nyo pong masyadong pakapuno, no? Tama lang. Ngayon naman dito sa vertical, ang ilalagyan natin ang lupa. Ayan, ay kukura tayo ng seeds ng kangkong. Ayan. So ito po ay apat na piraso. So ito pong apat na seeds na ito ay itutusok, ibabaw nyo lang po ng 1 inch, ano? Magkaiwalay po sila. Ngayon, dito sa self-watering naman tayo magtatanim. Ano? Dito po, tatlong seeds ang ating ilalagay. Tatlong piraso. Tulad po kanina, ay babawon lang po ito ng 1 inch, ano? Na iwa-iwalay. Huwag nyo pong pagsasama-samain. Ano? Separate lang po sila. Tapos, takpan lang po siya ng ganito. Pagkatanim po, ay diligan lang po natin ngayon na ng tubig. Sa pagdilig po, kung meron kayong sprayer na ganito, pwede lang pong wisik-wisikan lang po, ano? Parang sa ganon, hindi po masyadong malunod o maipit yung bagong tanim natin hanggang umabot po yung seeds na ating itinanim. Every morning, didiligan nyo lang po sila ng ganito. At after 5 days po, tubo na po lahat yan, ano? 5 days to 1 week. Kapag kayo po nagpupunla o kaya ay nagtatanim ng anumang halaman, yung pong tira po ninyong seeds, be sure ay isild nyo po uli. Ano? Nang sa ganon ay muli ninyong magagamit sa susunod na plantation. So isild nyo po uli. Ilagay muna ngayon to sa isang lugar, ano? Na hindi po matutumba. O ito po, itatali ni po ninyo tulad po ng ating ginagawang mga hanging, ano? Nakahang, ano? Samantalang ito ilagay naman po ninyo sa isang patag na lugar. Lagi lang po silang didiligan every morning, ano? Wiwisik-wisikin nyo lang po. At siyempre po, habang sila lumalaki, ay lumalaki rin ang kanilang pangangailangan sa tubig. After 15 days from plantation, ganyan na po kalaki ang iyong mga tanim na kangkong. So, bibilang ka na lang po ng panibagong 15 days. Ay aani ka na. Simpleng-simple pong alagaan at patubuin. This time po, ano, pwede ka na pong magdilig ng fermented plant juice. Yung pong una ko na pong naituro bilang basal fertilizer. Nang sa ganun, manatili pong green na green. So, 15 araw na lang po bibilangin, makakaani ka na. Meron po akong mga tanim dyan. Meron na pong pwedeng aniin. Ano? At ito naman ay susunod na ma-harvest naman sa susunod na mga araw. So ito pa po yung ipapanating mga tanim na kangkong nasa mga pet bottle, no? Yan, sa isang bote, apat na seeds po nga kinilalagay, tumutubo po lahat, ano?
Ayan. Ito naman po ay ready to harvest na, oh, na nasa empty bottle po ng alcohol. So, kapag meron ka lang pong mga tanim na ganito, no, hindi ka na po bibili ng pangsawag mong kangkong sa palengke. Ito pong kangkong ito, kung tawagin nila ay upland kangkong. Ito po yung sineserve sa isang kilalang restaurant, ano? Na nilalagyan po ng sausawan na bagoong. So, ito po yung upland kangkong, na kung tawagin ng iba ay Chinese kangkong. So ito po ay ready to harvest na, no? Yan. Gupitin niyo lang po 'yan at tuloy-tuloy pa rin po siyang uusbong. Uusbong po ng uusbong 'yung mga kangkong. So po ito nakatalib sa empty bottle po ng alcohol, no? So ganoon lang po kapag itinanim mo, halos hindi mo siya inaalagaan, no? Hintayin mo na lang na humarvest ka, dinidilig-diligan niyo lang po tuwing umaga. Pag ganito na po kasi kalaki, ay matakaw na po sa tubig. Ako po nagdidilig na po ko nito umaga at hapon. Ang mahal po nito sa isang kilalang restaurant, ano? Nilalagyan po nila ng bagoong, nilaga lang tapos nilalagyan ng bagoong. Ang kangkong ko masarap din po sa torta, no? So napaka-healthy po ng kangkong. Mataas po yung kanyang fiber at yung kanyang potassium content. Nagawa po ito ng Magsak Reporter, magagawa rin po ninyo. So ganun lang po ka simple at kadali at pag-alaga ng kangkong, ano? Pagtatanim ng kangkong mula sa buto, ano? Sa mga pet bottle na self watering. Nagawa ko po ito, magagawa rin po ninyo. Ano po pong hinihintay nyo? Magtanim na rin po kayo. Nawa po ay nakapag-share ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito kaugnay po ng pagtatanim ng kangkong sa bote. Simpleng-simpleng alagaan, patubuin at makaani ng marami. Ang kagandahan po na ang kangkong abang tinatalbusan, lalong yumayabong. Ako po ay napakarami ng tanim, ano? Pero patuloy pa akong nagtatanim. Dahil ako po kasi ay naniniwala na ang pagkakaroon ng seguridad sa pagkain ay dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Nagawa ko po ito, magagawa rin po ninyo. Million-million ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po yung aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain, pagtatanim ng mga green leafy vegetables. Tiyak po ay makakatipid ka, healthy pa ang pagsasalo ng buong pamilya, makakatulong ka pa sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Mag-subscribe din kayo sa vlog ng aking anak na si Kyla. Ito po yung Sincerely Kai. Si Kyla po ay ang aking panganay na anak. Siya po ay nutrition student. Isineshare po niya yung pagprepara ng masarap at masustansyang pagkain. So huwag niyo pong kalimutan, Sincerely Kai. Yung mga naka-subscribe na po sa kanya, no? maraming salamat po mula po sa aking puso. Puso sa puso, taos puso po kong nagpapasalamat sa inyo. Yung hindi pa po nakasubscribe sa kanya, no? Mag-subscribe na po kayo. Ngayon po ay shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating channel. Shoutout kay Ruben Gorospe, watching from Los Angeles, California. Cheryl Guillermo Castro, Cebuana Garden, Hara Gemma, the organic gardener, Flor Delisa Valerio, watching from Florida, USA, Vincent Alibar, June Vespiras, saan daw po makakabili ng Ruby Red Lettuce? Una po sa mga plant nursery, ano? Sa SM Supermarket, meron din po at sa Shopwise, ano? Meron po kayong mabibili ng mga seeds ng Ruby Red Lettuce at iba pang seeds. Wendelin Eden Arevalo, Rainy Galang, shoutout din kay Isabelo Baquero, Jessica Galanza. Paano raw po makontrol yung mga fruit fly? Gawa lang po kayo ng fruit fly trap, Mama Jessica, no? Meron na po akong na-upload yung dito sa aking YouTube channel na paggawa ng fruit fly trap. Shoutout sa ang magsasakang OFW watching from Saudi Arabia, Jan Fregiliana, Christian Lance Bass watching from Binyang, Laguna,
Jose Rotobio watching from Kalumpang Binangunang Rizal at Tyrone De Leon. Sa mga nagnanais po na mapalalim at mapalawak ba ang kaalaman kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman sa pamagitan ng organikong pamamaraan, iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show. Ito po yung Masaganang Buhay, every Sunday, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Umiere po ito sa 1PH, Signal TV Channel 1 ng TV5. Simulcast po ito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tuwing Martes naman po, meron akong column ano, sa nangungunang pahayagan Tagalog sa ating bansa, Pilipino Star ngayon. Ito po yung magsasakang reporter. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it social tips at iba pang sikreto mula sa pagsasaka. At siyempre po, yung hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel na ang magsasakang reporter, like and share, click the bell button lang sa ganun ay ma-inform po kayo kapag mga bago kong video upload, video tutorial, at ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Stay safe, happy farming, and God bless.